Doc, nabakunahan ka na? Yes, because I believe the children are our future. Char! Yes, noong March 23, 12:34 p.m. Oh, exact. Paalala na ang content ko ay usapang medical lamang. Kung na-offend ka sa science, mag-next video ka na lang. Anong pinili mong bakuna? Hindi na ako namili kasi iisa lang yung brand na available nung araw na yon. Anong brand po yun? AstraZeneca. Bakit hindi na lang po kayo naghintay ng mga mas effective na vaccine tulad ng Pfizer or Moderna? The best vaccine is the one that is available. Mas maganda ng may protection ngayon kesa walang protection at all. Gaano po ba ka-effective ang AstraZeneca? 76% effective siya against mild symptomatic COVID, pero 100% effective siya against severe COVID. Ibig sabihin ba nun na pag nabakunahan ka na at na-expose ka sa COVID, protected ka na sa mga malalang komplikasyon ng COVID? Tama, pag kumpleto ko na ang dalawang dose ng AstraZen, may 14% chance na mahahawaan ako, pero sigurado ako na mild lang ang magiging sintomas ko at kayang agapan ito sa bahay. At 100% sure na hindi na ako lalala pa, na hindi na ako aabot sa punto na kailangan kong ma-admit sa ospital. Ano po ang mga side effects na naranasan nyo? Tandaan na ang mga side effects ay ang natural na response ng katawan sa vaccine para gumawa ng antibodies na lalaban sa COVID-19. Pero hindi lahat makakaranas ng side effects dahil magkakaiba ang immune system ng bawat tao. One day after vaccination, nakaranas ako ng chills, fever, pero pinakamataas kong temperature 37.8 degrees Celsius. May pain din sa injection site. Headache, panghihina, joint pain sa knees, muscle ache, at walang ganang kumain. Nagparacetamol lang ako 500 milligrams, one tablet every 4 hours. Naagapan naman siya. 2 days after vaccination, nawala na halos lahat ng sintomas. May konting panghihina lang at konting lagnat. 3 days after vaccination, fully recovered na ako from the side effects. Di po ba AstraZeneca yung may issue sa blood clots kaya siya na-pull out sa ibang bansa? Oo, pero binalik din kasi sa kabuuan, 37 lang ang nai-report na nagka-blood clots out of 17 million na nabakunahan sa UK at Europe. Sobrang rare ng side effect na ito at walang patunay kung yung bakuna ba mismo ang directly nag-cause nito. Kung may bakuna na, bakit matataas pa rin yung mga kaso? Over 109 million ang populasyon ng Pilipinas at kailangan at least 60-70% ay mabakunahan para ma-achieve natin ang herd immunity. Kakaumpisa pa lang ng vaccine rollout sa ating bansa, wala pang 5% ang nababakunahan, kaya hindi talaga natin pwedeng i-expect na bababa agad ang mga kaso. Ano po ang huling mensahe nyo? Sana bawat desisyon na gagawin natin ngayong pandemya ay makatulong sa pagbaba ng mga kaso. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care!